Hold up. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, so update nga po tayo patungkol nga po kay Main and Alden ngayong umaga. But before that, nais ko magpasalamat po sa inyong lahat sa walang samang pag-suporta po kay Main and Alden na kahit wala kayo iniintay na anumang kapalit, ay nananatili po kayo nandyan para po sa kanilang dalawa. So eto na, simulan na po natin guys. So at Friday po ngayon. So eto, titignan natin kung magbubulaga na ba talaga si Main Mendoza. Ibig sabihin, kapag wala pa siya ngayon Friday or by tomorrow, Saturday, is talagang 1 week talaga yung hiningi niyang vacation. Ayan. So by the following week pa siya makakapasok. It's either kung maglalive sila ng Monday, makikita natin si Main Mendoza doon. Pero kung hindi, guys, is by Webes na siya, o Webes Viernes Sabado, diba? So and at the same time guys, ito pa yung isa sa mga nakita natin, yung followers ni Alden Richards ay umabot na ng 4 million. So guys, mas marami na pong nagmamahal kay Alden Richards compared sa account po ni Main Mendoza. Sa mga naglalabas ang mga pictures sa social media, ito po yung talaga naka-apekto mismo sa followers po ni Main. Sobrang nababawasan din po yung mga followers po ni Main sa social media. So, ito guys, yung isa lang sa mga napansin po, yung iba pong Aldab Nation guys is talagang, ewan na, parang naiinis din sila kay Main Mendoza. Pero sabihin ko po sa inyo guys, huwag dapat kayong inis, kasi una sa lahat, yan po ay part po ng Source Feda. Kung hindi nyo kayang tiisin at talagang sikmurain po yung nangyayari po sa social media at nakikita nyo pong mga picture na lumalabas, ay magpahinga mo po muna po kayo sa social media. So and the same time guys, huwag muna kayong tumingin po sa IG, sa Twitter, na kung saan lagi pong pinopost po ng mga ARMY. Sila lang naman po nagpo-post po yan. Pero at the same time, yung dalawa wala naman po nagpo-post po sa IG, sila pa yung nauuna, diba guys? At the same time, nakikita natin sa mga picture po nila, kundi edited guys, walang sweetness at all. Diba? Yun nga, yun lang yung important doon guys. Yung masabi po ninyo, na hindi sila sweet ng katulad po ng kapag magkasama si Main tsaka si Alden, diba? So yun lang yung iisipin ko ng True Blooded ABN, maging kampante lang guys. Yun po yung isa sa mga lagi pong sinasabi po ng mga Aldab Nation, kampante lang kahit anuman po ang maglabasan, kampante lang po ang dapat gawin. So darating din po yung time for Main and Alden, so masasabi po natin na yung sarswela matatapos din yan guys. So ito pa guys, yung isang napansin po natin, so yung subview nila sa YouTube, so yung walang prangkisa is meron pong almost 100,000 views yung It's Showtime Online View. And the same time guys, ang Itbulaga, it took 53,000 ng full episode pa yun ng Itbulaga for that day kahapon. So makikita natin din yung comparison kung bakit po tinatangkilik ang Showtime kahit na po hindi po mismo o wala po silang prangkisa, kasi yun na sa lahat, nagsasawa na yung tao sa paulit-ulit po mismong segment po ng Itbulaga, diba? Wala nang bago, paulit-ulit na lang. So sa Showtime kasi talagang marami nagbabalik, yung mga talagang kilala ng tao ng mga host, isaga inaalagaan po nila. Kaya naman ganun na lang po yung pagtangkilik po ng mga netizen sa palabas na Showtime kahit nasa sa YouTube lang sila napapanood minsan. So and the same time, wala naman silang gaano sa TV, di ba? So ganun din ang Showtime, nasa rankings din siya ng parang magkasunuran lang po ang Itbulaga at Showtime sa ratings. Pero at the same time, mas madami talagang manonood po sa online live ng It's Showtime kaysa sa Itbulaga. Kasi pinabayaan naman talaga nila si Main and Alden na sila po yung nagdadala mismo. Si Main and Alden na nagdadala mismo ng kayamanan po sa Itbulaga. Kung bakit nila pinayaan at pinabayaan ng ganun, ayan tuloy kung sino-sino po yung mga host na pinapasok, eh wala naman pong effect sa mga tao. So yan po yung isa sa pinaglalaban po ng True Blooded EDL, napapansin din po ng mga netizen. So kasi kung mapapansin mo talaga yung kahit na staff ka ng Itbulaga, mapapansin at mapapansin mo yung mga pagbabago, yung mga pangit na pagbabago po na nangyari. Yung mga dating host sana magbalikan, si Pia, si Julia, ayan, si Ruby, si Kimpy,
si Bitoy, yan po yung mga the best po, si Ming at Alden, di ba? Sila po yung talagang namimiss po ng tao na makikita mismo dyan po sa Bulaga, hindi po yung mga taga-dos. Although na kahit tinutulungan po na Itbulaga yung mga artista ng DOS na nawala na po ng trabaho, pero at the same time, mas importante pa rin po yung mga dating host na nawala po mismo. Ang dami nilang sinayang, di ba? So, namamayagpag na po si Ruby, si Julia sa ibang bansa, then the same time si Pia Guanyo sa Net 25 na siya. So, kaya masasabi po natin guys na kung mag-ooperate po sa September ang palabas na Wawa Win sa bagong channel po na binili po ni Manny Villar, eh, katuwang po si Willie Rabinia, may itatapat nga talaga po sa Itbulaga. Sobrang dami po ng pa-premium inihanda ni Kuya Will sa umpisa po mismo ng Wawa Win. Diyan po mabubulabog at magugulantang ang Bulaga kung paano ang gagawin po nila sa pagbaba po ng ratings. So, hindi pa alam kung saan channel to talaga siya ipapalabas. So, sa channel to mismo, kasi sila po yung nakabili po ng station channel ng ABS-CBN. So, abangan na lang po natin yan sa September kung talagang makakailangan sila ng bagong host at sana kunin si Min tsaka si Alden. At alam naman natin si Kuya Will is maka-aldap yan. So, sana kunin po silang dalawa para po hindi masayang po mismo yung iniingatan po ng True Blooded ADN at Aldam Nation na talagang sabi po natin na mag-aahon at talagang mas magpapaangat po mismo sa show ni Kuya Will. So, yan lang po yung isa sa mga update natin ngayong umaga na to. And thank you guys sa panonood and see you for my next video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell button para manotify ka sa mga susunod pang gagawin mga daily videos. Thank you and see you for my next video. Bye bye guys.